the word of God speak to us. It was written in the Bible. It is found in the book of Psalms 47 verse 1. Oh, clap your hands, all you people, and shout out to God with the voice of triumph. So worship is the key of victory. Amen. So just one more time, we'll sing first, hallelujah, and we give Him praise, hallelujah, before you listen the word of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So first of all, I would like to appreciate the goodness of the Lord for all of us. Amen. Amen. Hallelujah. It's good to see you again by the presence of the Lord Almighty. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah. The walls of Jericho, makauturan na collapse because of worship. Without worshiping the Lord today, our gatherings is vain. Absolutely is nothing. Do you agree with me? If you agree with me, can you say praise the Lord again? Hallelujah, hallelujah. All scripture is given and inspiration of God, and it is profitable, it is useful for reproof, for correction, for doctrine. Reproof means that is correction or rebuking. Amen. That the man of God may be perfect, the rod of furnace into all good works. Without rebuking by the word of God, the man of God will not perfect in the sight of God. Amen. 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 Gusto ko makauturan mag-speaking daw kano, pero daw kabudlay. Gusto ko magpakita ng gilas, pero kasi daw kulot na sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. 1 Peter chapter 5, verse 5, mga kauturan, it says, likewise, submit yourselves unto your elders. Yea, be subject one to another and be clothed with humility. We know that the Lord says, the Lord resisteth the proud, but the Lord gives more grace to the humble person. Amen. Amen. So we must to do first is to humble ourselves before Him. The Bible teaches us, humble yourselves in the sight of God, and the Lord will lift you up. Amen. The Lord resisteth the proud. Anyone will be exalted himself shall be abased. But those people will be humbled themselves will be exalted. Ang aton buhaton makaukuran siningadlaw ang pagpaubos sa atong kaugalingon. Receive the word of God with humility. Amen. Hallelujah. So sa isa pa makauturan, palakpakanta ating buhay ng Diyos. Sa masigabong palakpak para sa Ginoo. Glory, glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko na makauturan pagpadugayon. Just open your Bible with me. If you have a Bible,
In the book of Matthew chapter 10, reading in verse 34, down in verse 39. Siling na rin sa Ilonggo sa Matthew chapter 10, Matthew kapitulo 10, versikulo 34, pagkatapos sa 39. Siling na rin sa Ilonggo, dili ka mo magunahuna nga ako nagkari sa pagdala sing pagidait sa duta. Wala ako magkari sa pagdala sing pagidait kundi sa espada. Kaya ako nagkari sa pagsumpong sa mga tao, sa iya amay, kagsang iya anak, nga babae sa iya iloy. Kagsang umagad nga babae, batok sa iya ugangan nga babae. Kag ang mga kaaway isang tao, amo ang yara sa iya balay. Take note, denotes. I repeat in verse 36. Kag ang mga kaaway isang tao, amo ang yara sa iya panimalay. Ang nagahigugma sa amay, kung iloy labi pa sa akon, hindi tapos sa akon. Kag ang nagahigugma sa anak, ng lalaki, kung anak na babae, labi pa sa akon, hindi tapos sa akon. Kag ang wala nagapasan sa iya cross. Amen. Kag nagasunod sa akon, hindi tapos sa akon. Ang nagapangita sa iya kabuhi, madula niya ini. Kag ang nagadula sa iya kabuhi, bangon sa akon, makita niya ini. Verse 36, kag ang mga kaaway sa tao, amo ang yara sa iya panimalay. Ang ini kami sa mga kauturan, few days ago, constructed na ni, tapos na. So, kabay mga kauturan nga hindi ini mamalisyahan. Bangod, since the beginning, when I was pastoring there in Sagay, that was 2000, mga kauturan, year 2000, why ko mga kauturan ga-preach sa mga fleshly ng mga message mga kauturan, mga unod-nod. Even ako nag-evangelize sa mga churches in Mindanao, single pa ko. Wala ko makauturan nag-palib sa kaugalingon nga abalatyagon nga hindi giya sa atong buhi ka Diyos. So, have you noticed makauturan nga nakabarong ako? Dugay na nga mga tuwig na wala ko rin suot. Once nga suksukon ko ni mga kauturan, so may sentimental value ini kag damo mga memories. Kag magsuksok ako mga kauturan sa amo ni mga atay, ang inyong pastor is palaban. Wala ko mga kauturan nagkalikod kag inatubang ang likod sa kontra. Kag wala ko mga kauturan ginapakita ng akong likod sa kaaway. Kaya I really miss it, mga kauturan, this kind of clothes. So, nagkakalipay ko mga kauturan ko yung mga challenges sa akong pagtuo. Kaya gusto kong maghatag imparting mga kauturan na empower sa atong mga ministers na kung may mga challenges. Hindi ka magpanago sa isang lugar at magsigiga. Fighter po tayo, kapatid. Wala po tayong tinatakutan. Before nakapungko si David sa trono, mga kauturan, pinatay niya ang uso at ang leon. So, hindi ka matatawag ng kang errors kung wala kang kinatalo. At wala kang
pinaglalaban. So, entitled po tayo mga kapatid, sabi ng Apostol Pablo, we are more than conquerors. Sa mundong ito, mayroong mga tao na lumalaban pero hindi sila nanalo kumisan. Laban sila ng laban, mayroong mga expression mga kapatid na sinasabi na huwag kang huminto, laban na ng laban. Pero hindi lahat na mga tao sa mundong ito ay lumalaban, makaukuran, ay nananalo, kung minsan ay natatalo, kahit na sila ay lumalaban. Pero ang mga anak ng Diyos, tayo ay dinisenyo ng Diyos, mga kapatid, we are more than conquerors. Hindi po tayo, mga kapatid, natatalo. Hallelujah. Kapag tayo ay lumalaban, kapatid, ang ating mga kaaway, hallelujah, ay nagiging talunan. Amen. Pero kung ikaw ay tumalikod sa paglalaban, kapatid, hallelujah, praise God. Hindi ka pa namamatay, ikaw ay talunan na. Kapag ikaw ay umaatras. Amen. Ginoo sining atak na, O Diyos, pakikampal ka sa amon sining oras. Lord, we allow your presence, O Lord, will be moved in the midst of this gathering, O Lord. Without your presence, Lord, everything is vain. We need you right now, Lord Jesus, who are most welcome here in this place, in this room. We pray in Jesus' name. Speak to them again, Lord God, through your servant. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, tagay kami sang mayong amuto, Ginoo. Hallelujah, siningat law. Sa pangalan mo, Kristo Jesus, ang Diyos kamanulungas, ang tanamagasiling amin. Magalikod ka mo, mga kauturan, the message of the Lord says, in English, mga kauturan, your folks or your food is in the house. So, klaruan ko, mga kauturan, kay ang King James Version, ang ginagamit na mga kauturan ng terminology o kung terminologiya, all term, mga kauturan. So, klaruan ko, your enemies is in the house. Ang imo mga kaaway ara sa balay. Upon your enemies, your enemy is in your own house. Tutangan ko makauturan sa subtitle na gasling, don't quit in serving God. Don't quit in serving God. Hindi ka mabuntat sa pagservisyo mo sa Ginoo. Hindi ka mag-untat sa pagservisyo mo sa Diyos. Si David ng kauturan, may pulong siya naging humble. In the book of Psalms 119 verse 71, according to him, before he died, he wrote this statement. It is good for me, according to him, it is good for me, it is better for me that I have been afflicted, that I might learn your statutes. Humble ni having the bed, gusto niya, mga kauturan, kag para sa iya is maayo, nga butang mga kauturan, kung siya ara sa kasakitan, ara sa mga kauturan sa sitwasyon na kauturan nga nagkasakitan siya. Sa sitwasyon nga naga-antos siya, o kung dinasakit siya, mga kauturan, kaya sila nga para nga matunan ko ang mga pulong sa Diyos. Matunan ko ang mga patakulukuran o kung mga balaod sa Diyos. Sometimes makauturan ginatugot sa Diyos kung kaisa ang sapat sa Diyos katugay. Tinuig ang iba na nagahulat. Gusto sa Diyos i-prove sa aton
nga kung wala siya mga kauturan, ang iya pulig wala sa kung wala kita mahimo. Glimmer na nga kung buhing at Diyos, nagasinig siya sa John chapter 15, verse 5, I am the vine. Jesus Christ is the vine. We are the branches. The followers of Jesus Christ is the branches. So Christ is the vine. According to his statement, without him, without me, you can do nothing. You can do nothing. Bisa na ano ang atong buhat ng kakauturan kung ang Diyos hindi mapakamaayos sa aton kang makupul sa aton ng kauturan, magabalik kita sa zero. Magabalik kita ng kauturan sa emptiness. Sa nothingness. Bangun ang tanan ng source. Ang tanan ng resources. Ang tanan ng mga butang na naangko na itong mga kauturan na galinggig sa Diyos. So kung ang Diyos wala nag-upon sa ito, kapag wala sa itong kabuhin mga kauturan, manginating kita. Tanan na po tang atong nakita, tanan na po tang nga atong mga kauturan na higapan. Kapag atong kinabakyag sa itong physical na lawas, ini tanan naghalin sa Diyos. Kapag na po tang mga wala na itong nakita, doon sa lugar ng Panginoon, that dwelling place of God, that is heaven of heaven. Wala mga kauturan para ito nakita kung ano mga putang dito. Pero sila na po sa Pablo, may nakita ko ng mga putang na pwede ko mahambal. Pero may mga putang ako nakita na hindi ko mahambal. Hindi na ako na-express sa tanghunan ng paghambal. Bisan lang yawa ang mga kauturan ginapamangkot natin. May mga na-devil possessed. Kaya ko gina-interview ang demonyo na ginahambal ang kauturan sa ibang tamang pastoran. I-describe ang langit. Siling sa demonyo, hindi niya maragway ang katahong sa kalangitan. Kung nakita natin ang kauturan, ang masterpiece o kung ang creation sa tao, bago ng tao po creator. God is creator. We are co-creators, mga kauturan. So nakita natin ang mga bagay-bagay na ginaupra sa kamot sa tao. Mga abilidad sa kamot sa tao at kaalam sa tao. Makauturan kung minsan na-amaze kita. Ang mga dalang sa bukid sa Japan, perti kataho. Ang mga upuran nila, mga kauturan sa dalong dagat, sa dalong duta, sa sulun sa bukid, mga kauturan. Perti kataho, kung ipulang ng taon dira sa YouTube, makita ko makauturan ang katahong sa ilang mga hinipuan, sa ilang mga kamot. Ang mga buildings na kita natin na perti kataas, nagperti man katahong. Kung ang tao makauturan, nagkahimo sa mga bagay-bagay, kung kaisa kita natahuman, how much more ang Diyos na nagtumpla lang sa tao. Perti katahong ang langit, mga kauturan. Anong rason na kita nagasimba, kanagalagan sa Diyos, bangon sa langit. Hindi bangon sa pensyon, mga kauturan, sininga kalibutan. Hindi sa mga benefits sa sininga kalibutan. Anong rason na kita nagasimpa, kanagalagan sa Diyos, bangon may ara kita ng main goal, na kita makapuyo sa langit, sa lugar na gintigana sa Diyos sa aton. So mga kauturan ko, ang pulong sa Diyos palapkot sa aton. Kasi din niya sa John chapter 15 verse 3. Kasi din niya, you are already clean because of the word which I have spoken unto you. Ang pulong din sa Diyos na kauturan ako ni nagatinlo sa aton. Higo ang kabuhi sa tao sa panahon, hindi niya madunggan ang pulong sa Diyos. Kung hindi mo madunggan ang pulong sa Diyos, mga isoon ko, dili mahimong limpyo ang imong kinabuhi. So dapat lang ay mo madunggan ang pulong sa Diyos. Kaya kung hindi mo madunggan ang pulong sa Diyos,
pagpulong sa Dios sa bisan asang lugar ang mga igsoon. Dili nimo makaplagan ang pagwali, ang pulong sa Dios imong madunggan, ang imong ginabuhi bulingit, hugaw mga kaigsoonan. So we need the word of God, because the word of God amo di sa ang nag-sanctify sa ato. Kini Jesus Christ sa John 17 verse 17, sanctify them through thy truth, thy word is true. Amen. So mahimong limpyo ang tao sa panahon na katumog sa sapulong sa Dios, kung iyan i-apply sa iyang inabuhi kung nun sa iyang nadunggan. Isa kaputa na kita makakamuhon sa Dios kung kita makauturan na dunay pagtuo. So ang pagtuo na gagikan sa pagpaminaw o ang ipaminawan mao ang pulong sa Dios. So ang pagtuo mauni siya ang makapamuhon sa Dios. Hebrews 11:6 ingon diha, imposible kaayo nga ang Dios mapamuot nimo, mapalipay nimo sa panahon nga wa kay pagtuo. Usa ka butang nga makapamuot sa Dios kun ang tao adunay pagtuo. So kun ang tao walay pagtuo sa pulong sa Dios, yan nadunggan na kamangaigsoonan, dili ka gayon makapamuot sa Dios. Hindi ka makapalipay sa Ginoo kung wala ka pagtuo. Ang yawa, wala na pagtuo, hindi niya yung pagtuo sa pagkilala niya sa matuod ng Diyos na amo si Lord Jesus Christ. Ang napili na pagtuo ngaya sa iya mga uturan na ang yawa hindi niya madinay na ang Diyos isa lang. Ang Diyos isa lang, mga kauturan. Tuha, ang Diyos tatlo, ang Diyos more than three, mga kauturan. Hindi na amo ang kamaturan, ang kamaturan nga nahampal sa walang kasulatan nga ang Diyos isa lang. Sa John chapter 20, pagkakita ni Tomas sa kay Jesus Christ na siling siya, oh my Lord and my God. Siling sa book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, hear Israel, the Lord our God is one Lord. So inang Lord, inang God, hallelujah, amuna si Lord Jesus Christ. Ang wala na kita sa kilalahon na Diyos, siya lang mga nautunan ang iangalan si Lord Jesus Christ. Hindi siya tao, Espiritu siya. Kaya nga na ang Diyos nagmanifesta sa unod para makita sa tao. Kaya ang Diyos hindi tao, kundi Espiritu. So God was manifested in the flesh para makatauturan, hallelujah, maluwas na kita pinagi sa pagpalansang sa cross. So madamo ng mga scriptures sa Bible na nagasiling, the Lord Jesus Christ stood in the midst of them and said, my peace be unto you. So mga kauturan, pero siling diri, ang Diyos wala nagkari sa kalibutan na nagdala sa kalinaw. Do not think of me that I came to this world, to this earth, to bring peace. But I come to this world not to bring peace, but a sword. Ang gitala niya diri sa kalibutan, hindi kalinaw, kundi espada. Ano ni espada, Pastor Ronnie? The sword of the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 17. The sword of the Spirit. Ang ginatukoy nila na Spirit at is God. Because God is a Spirit, John 4:24. So the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ang espada na ginhampal sa Dios sa aton scripture na ginbasa sa chapter 10 in the book of Matthew, verse 34 to 39, kaya kasi din siya nagkariko sa kalibutan, hindi sa pagdala sang kalinaw. So kung wala kalinaw, anong uposit sa peace? Trouble.
kasamo, kagamo. Ano ni nga klase nga Dios ni nagkarisa sa kalibutan sa pagdala sa espada, hindi sa pagdala sa kalinaw. So kung wala mga pulis makauturan tapna sa kagamo kag sila ang kapulisan sa kalinaw, muna kung kaisa pagabot makauturan linaw na. Kaya sila mga tao sa kalinaw. Pero ang atong Diyos, wala siya nagkaroon sa kalibutan sa pagdala sa kalinaw. Busi ganun sa kasako, kaya di man kalinaw. Ang iyating dala ng kauturan is espada. Ano ni espada? Ang monigali ang pulong sa Diyos. Nagkaroon sa kalibutan, hindi sa pagdala sa kalinaw, kundi sa pulong niya. Sa espada. Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is quick and powerful. Wala na makauturan sa powerful diri sa kalibutan except the word of God. So the Lord our God, whom that we serve, is powerful. Also, His words, because ini nga pulong na galing saya, in the beginning was the word, and the word was with God. So ining pulong napakagamhanan pulong sa Dios. The word of God is sweet and powerful. So the word of God is a discerner of the thoughts. Ginabasaya ang unahuna subo. Kung mabatian mo ang pulong sa Dios, ginabisto ang imunahuna. Hibaluan sa Dios, pinaagi siya pulong ang imo ginapaminsan. Hindi ka matatago mga kauturan kay tanan nga butang, tanan nga utok, tanan ginapaminsar naton, tanan nga ginapatiyag naton, nakita tanan sa Dios. That's why hindi naton mga kauturan ng panagawa ng Dios. Hindi naton siya mga kauturan, haleluya, makublihan. Hindi kita mahimo mga pretender. Nakita sa Dios ang tanan ng mga bagay sa aton kabuhi. So the word is a designer of the thoughts. And it is of the heart. And then, which means the thing that you plan to do. Kung ano gina-plano mo, kaginahuna-huna mo sa imong utok, kaginapati ako sa imo kasing-kasing mga kauturan na basa ka sa Diyos. The word of God is quick and powerful. Not only that, sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing of your soul and spirit, and all joints and marrow. Masilinga nga, luto lamahan sa inyong mga tulang. Labuton sa pulong sa Diyos. Ang imo kalag, malabuot sa Diyos. Ang imo espiritu, malabuot sa Diyos. Wala sang butang na hindi makauturan, malabuot sa pulong sa Diyos. Bisan ano, malayot sa tao, makauturan. Hallelujah, malabuot ka na malabuot ka sa pulong sa Diyos. So ang pulong sa Diyos, silindra, matalumpas sa duha, kasulab ka espada. Ining mga samurai sa Japan, mga kauturan, ining mga espada nila, no, samurai ang tawag, mga double blade na pati nakatalog. No, kaginipakita, mga kauturan, sa video, nga makita mo, mga kauturan, nga ginaamon ni nga tumo, no, daw saging lang, mga kauturan, ng kahumok. Ha? Ilan na samurai yun, tanaw mo, kagatindog lang, pero dugidugay, matumba. Pati katalong. So ang pulong sa Diyos, matalumpa. Wala sa butang na hindi mautot sa Diyos. Wala sa mga gapos na hindi mautot sa espada sa Diyos, which is the Word of God. Wala
Din sa Bible, may isang dira katao na sa Gaza. Kasi dira, ginagapos ang iyang amot, ginagapos ang iyang iil. Kapangita sila sa pinakabako din, pinakakahigid, gamutan, kamuna ang maka, pamanso sa iya, amuna ang kauturan ang maka, at ang kalanti sa iya, nga ma, pahimulong sa sahigad. Kasi din sa Bible, ininyatawa na sudlan sa ating spirit na demonyuhan, ginapilasan niya ang iyanawas, mga auturan, kag siya nag-auba, na nag-asinggitan, kag siya nag-alugar, wala sa tao nag-aagida, mahatlog mga auturan, ilang ang lugar ang pandunado, wala sa tao dara na nag-aagi, na nag-apuyuk mga auturan, bangun sila na tao, pero pag-apot ni Jesus Christ, wala pa, may dinhibo si Jesus Christ sa iya, naglapak lang si Jesus Christ sa lugar na kung diin siya, pero sinin sa Bible, ang tao wala demonyuhan, sila ang dautan ng palagyo. Proverbs 21:28 verse 1. Suplak kapan dariwan ng ating Diyos. Kami na pininom tubig pero pinatugot sa Diyos na hindi mag-inom tubig. Wala na kaang kanon. Pero inom tubig. Pasting day subong. Wala ko ginambal mga kuturan para iksot mo mawalingon ko. Inambal mo, maging kapitalan mong pulong sa Diyos. Kami naging inong tubig, oh. Kasi sa Lisa Lord, hindi. Kapitalan ako tubig. Takutong ni makauturan sa pagwali sa pulong sa Diyos. Gumamit up na ton
ang grasya sa Diyos kag iya kaayo sa tuha. Wala kang maintindihan sa congregation, hallelujah, sa tuha panahon nga si Moses nagkadto sa Mount of Sinai. Pasalamat sila na may pastor sila o leader na nag-lead sa ila, na dedicated sa Diyos. Makatulad niya kung wala si Moses sa tunga panahon, sunod sila tanan. Patay sila tanan. Makatulad na, hallelujah, pasalamat kita na may leader na hait maghambal. Tanong maghambal. E kung maghambal ang atong pastor, atong leader, tutol. Habol. Hallelujah, praise God. Why, klaro na. Kung ang pastor, ang leader sa church, mag-preacher, hindi kaigo, butalo na. Hindi pwede makauturan ang ginapapatibakyan ako sa pulong sa Diyos. Hallelujah, ako ni puno makauturan. Ginapapatigi ka mo sa pulong sa Ginoo. Hindi ka ginapapatibakyan. Ginasindrogi ka mo sa pulong sa Diyos. Kaya ang Diyos na ito, hindi butalo, gamangigo. So kung mag-pastor ka, hindi ka mangigo sa ibuwali, ilang pa-pastor. Kapag mag-pastor ka, hindi ka gusto masakitan ang congregation, hindi ka na lang mag-pastor! Romans chapter 2 verse 11, for there is no respecter of persons with God. Acts chapter 5 verse 29, Apostle Peter and John responded to the elders of Israel and said, we ought to obey God rather than men. Kung gambal si mama mo, gambal si papa mo, gambal pamilya mo, nga agin sa pulong sa kamaturan, nga mo ang pulong sa Diyos, mas maayo pa na tumano ng Diyos kaysa tao, kinikanan. San sino? Tinugayan ka lang tayo. Ang pulong sa Diyos, may ginarespeto sa bisan sino? Wala nga gintugalan ka sa Diyos. Pagusto ang Diyos kung ano yung bayo sa aton. Why tagali mga uturan kapag tugong sa ginahimot, ah? Kapinagusto nga kita arumpunggan ng pulong sa Diyos. Hindi ka galing kung kaysa mapunggan sa Diyos. Hindi ka galing mapunggan sa pastor mo. Karumpunggan mo ang pulong sa Diyos. Hindi ka gamit matuturo mapunggan sa imong decision. Hindi ka makamu si Ninoy. Hindi ka makamu si Nitay. Hindi ka makamu si Brad. Hindi ka makamu si Sis. Hindi ka gamit mapunggan. E kanamigin sa niya mata. Kanamigin sa niya ilong. Siya di pastora na nilagal ko. Siya di na ako natipuhan. Wala Bible Bible sa akin. Wala word of God sa akin. Hindi ka gamit mapunggan. Hindi ka gamit napapatakos ka nalang lumon. Anong pulos mo? Wala ka prinsipyo. Anong pulos mo? Anong use mo? Wala ka prinsipyo. Paguyob sa angin, palin sa wala. Paguyob sa angin, palin sa to. Paguyob sa angin, abante. Paguyob sa angin, patalikod. Kung dito lang uyob sa angin, dito ka. Daw balod na kauturan na ginapalit sa hangin, ka ginatapya sa higad, ka nagatupas pa to, ka nagkakawasak. Hindi ka pasal ang double-minded. Hindi ka pasal ang double-tongue. 1 John chapter 3, verse 10, it has not love in word or in tongue, but in deed and
lying truth. Yung mga tao yun nga. Nga. May na maghambal kag gikugma ang paghambal. Gikugma sa dila. Namin sa maghambal, namin sa mag-speaking, ha? Namin sa magpamapa. Oh. Yung kumayang dilaya, hindi laya makotrol, dumanog. Taas. Kadiwal-diwal pa. Do not love in tongue. Nung boats, ganun sina. Sa nakatuon ko sa mga sposyon, sa nagligag pa ng mga tinuwi ka sa karong gadugay ka sa ministry, may gagamang mo ako, kalam ka. Daw mo kapatunan. So sa tanan ng mga minister sa EFC, hindi pwede nga magtindog kalikuran sa pulpito nga magwali ka na hindi mo ma-aplikar ang pulong maginhambal mo. Hindi pwede mga kauturan na magsikita, padasik mga kauturan sa ila na sa panahon ikuunta sa pagkilaw, pwede ka dasik. So it is written, 1 John 3:18. My little children, sinin ni John the Beloved, do not love in word or in tongue. Daming wali mga uturan with experience. Daming iwali inang napistingan ka na. Kung preacher naton si Satrapi sa Kapitigo, grabing revival. Kung preacher naton mga uturan si Daniel, grabing revival. Maghambal si Daniel mga uturan na magsabi kita sa Diyos, hindi sa tao. Maging matutong kita. Mga uturan, grabing revival. Kung siya maghambal na naman, kay grabe siya mga uturan, bisan pa, ipakaon siya sa liyon na gutom. Wala sa nahatlo, nagtintok siya na mapakot mga uturan sa pagpangamuyo. Kag naga, halimun naga tayo siya Diyos. Ginaprihan niya tayo pertahan. Ipakita niya sa mga tao, mga accusers, mga isahan mga uturan. Bahala mapatay. Wala ko nahatlo mapatay. Wala ko nahatlo sa inyo. Nga kamo nga mga persecutors, kamo nga mga accusers, kamo nga mga isahan. Why kaya nahatlo sa prometer manyo? So ginaprihan ni Daniel na pertahan niya. Kaya napakita siya mga uturan nga nag-worship. Amo na nga hindi kita mahatlo, hindi kita mahuya mga kauturan. Nga atong ginapakita na kung paano kita nagtundo sa pagkakas ng Diyos. Paano kita nakapunan na nagmamalakpa. Paano kita na nagatalagan. Paano kita mga kauturan na nagasyake. Sa pagkaayaw sa atong buhay ka Diyos. Because that is the will of God. Amen. Hindi ka mahuya sa mahatlo na ipakita mo na ikaw apostolic. Si Daniel kipuksan niya ang napuntahan ng uturan na ipakita niya yung kagalingon na ako yung Hebro, ang Diyos sa Hebro, ang muna matuon ka Diyos. So hindi kita makauturan mahalo ka mahuya, mga babae na itong gabalda, mga babae na itong wala pinta, wala si suri sa lawas na kauturan, ang itong mga laki hindi taas ko, mukbo ko, alam na galangat kita kapagdalong sa pabli ng kauturan. We proud to say, I am apostolic. Huwag mong ikahiya na ikaw apostolic. Mahiya ka kung kawatan ka. Mahiya ka makauturan kung bukangit ka. Mahiya ka kung nakati ka. Mahiya ka makauturan kung ripis ka. Mahiya ka kung manhiya ka. Mahiya ka kung kawatan ka. Pero kung nag-apostolic ka, pati tamong sa ito, kinakaon mo, mga kauturan, doktor ka, lawyer ka, profesional ka, palahubo
G-Max sa una. Mura siya si Max Abarato. Grabing biguti. Karon mga kauturan, Jerry Trabal. Tama ka, Jerry Trabal. Kaya nakapustulik na eh. So pasalamatan ka, gaging himot ka sa Diyos, nakapustulik. Kundi ginalift up sa Diyos. Tumatutok niya sa Diyos. Kamu makauturan niya ng kapangasawa, wapay asawa, pupulot siya. Kamu kasi ito ang fair, do wala justice. Naaman, ang bukto, apostolic, nagtutong sa Diyos. Makauturan, arat na o, membro under sa pastorship, makauturan ni Pastor Erwin Limintas. Itanaw naman makauturan sa Facebook, gingkasal sila, kapapagwapa sa asawa, siya pupulot, rubok pa. Pero kagitagaan sa asawa, magwapa sa Diyos. Nga man, mga
Pero kung gusto ka,
nga magwapo ka, magwapa, pinapakita mong perfect, no? Perfect na ilong, perfect na dulunggan, perfect na lips, ang ibang kapaliwat lips, ibang kapaliwat ilong, ang ibang kapaliwat makotoran dulunggan, ang dulunggan nila dupadyang, pinabuhinan nila makotoran, ang ibang daw rapid, no? Ang ibang magaling, makotoran ng mga tao, kaparapit! Ito yun ang mga tao nga, na-inspired sa demonic na makauturan. Ang tsura nila nga pati kagwapo before, pati kagwapo. Pero after makauturan, grabe, gisunod nila ang tsura sa kanding. Namiyasa sa tsura sa kanding! Abi, kumpir ang tsura nyo sa kanding, wating kanding. Gwapo ka pa sa kanding! So kung hindi ka gusto, hindi ka tukumpor, may pangalagan sa Diyos, kahit time will come, in incorruptible body will be incorruptible body. Ang ining immortal na body will be immortal someday. Pangalagan sa Diyos ka tutong, kaya ang imong inaandong nga maging perfect body, maging perfect ka, ang imong physical, di mo na lang makuha sa Diyos ka man. Maging kaangay kita sa Diyos. Hallelujah! So kung naglaway ka para sa imo, tungod sa sala. Muna nakawag ng sala, magkuha sa sala, limpyo ka na, magpabautis mo ka sa tubig sa ngala ni Jesus Christ, receive Holy Ghost, manginala ka na sa Diyos, mga kautulan, nagpadayang sa pagsimba, pag-alagad sa Diyos, wapo ka na. All things are passed away. All things are passed away. Behold, all things become new. Unkuhan po ka na. Nanawa si Tangi. Sino na si? Si Angi. Tinto pala na Angi. Yung pala, amugin ko sinin. Yeah. Yung tsura ni Angi sa una, hindi pa po suri. Masinsya ko, Brother Angi, ha? Ako na naman kuran. Kita ko sa merkado, ang ibaigit. Pero subong. Hindi mo inas yung asawa ka na. Hindi ka pwede. Hallelujah. Amo na, magpagwapo ta. Magpagwapo sa Diyos. Ikaduha, magpagwapo ta. Sa aton mga asawa, kahit magpagwapa ka man, tungkol sa imo mana. Kahit inisa kita sa Diyos, sa paginuma, kahit inipiwan kita sa Diyos, kahit pagwapo, kahit pagwapa. Tungkol sa iyan ayo, kagula sa rason, kahit hindi natin sa sin. Praise God. Okay. Chapter 10. Ano nang oras na to? Time check. 11:51. Handa na ka mo mag-worship? Yes. Silindre, nagkaliko, hindi sa kalinaw, kundi sa espada. So ang espada, ang muling pulong sa Diyos. Anong purpose sa Diyos? Para butangan lang ang pulong. Nagana ka espada. So anong resulta? Silindra, nga imo na supakon i-against. Ang imo mama, ang imo papa, ang imo ugangan, kagang imo umagar, nga babae, kaglalaki. Butsi nga nun, may mga paglantuki. Muna nga si Max Orban nagkanta. Kaya ang imo mama, ang imo papa, ang imo papa, katulito. Ang imo nga mama, si Betty Adventes. Ang imo utod nga lalaki, makautoran, Baptist. Ang imo utod nga babae, mga kauturan, Mormons. So kung kumplito na kamutanan, may Mormons, may Islam bagay. May Judaism bagay. May Hindu, Dutanan, Arab. So ang mga bata ko, mga kauturan, puro may mga religion,
lain-lain, klase-klase. Di ikaw mga tinikanan, sa imo bana, sa imo asawa, lain-lain mga mo, ano ang buwa? Oh, ang isa kakwaryong, ibutang dag sa klase isda, sa isa kakwaryong, na di kung di away gamo di patihay pero malalo kamo isa lang kamaturan. Amen. Ang kamaturan na kay Jesus Christ. Amen. Yung claim niya na sila nga I am the way, the truth and the life. John 14:6, I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan. So kung mangita ka dalan, ara sa iya. Amen. Kung mangita ka kamaturan, ara man sa iya. Kung mangita ka, kagahantong ka, kabuhi nga wala katapusan, ara man sa iya. Why the right of way? Ara sa iya. Lord, ikaw man ang dalan. Tagay kami dalan, Ginoo. Siyang dalan eh. Hindi na nasa spiritual, pati literal. Lord, tagay ko dalan sa akong problema. Tagay ko dalan, Lord, sa akong mga pagdilaw. Tagay ko dalan, Ginoo, sa kapigatuhon. Kaya ang dalan, ara sa iya. Kung wala dalan, bunlay. So kung gusto ka na hindi ka ba pabunlayan, may dalan ka nga, maayo, ara lang kay Jesus Christ. Sa iya. Sino ang nagwali sa mga apostoles? Si Jesus Christ. Pagkaya ni Jesus Christ, sino ang padayon sa wali? Ang mga apostoles. So, ang tunay ng mga manugwali, ang mga apostoles. Sino ang unang nagwali sa Diopitikos? Si Apostol Pedro. Sino ang apostles sa mga intin? Si Pablo. Huwag pa una-una. Una sila eh. Kung ipasin na itong sa una-una, ay Toto, ay Nunoy, una ko sa imuduyan. Kung ano ako namatan, amo na akong pangamatyan. Di gusto ka sa pauna-una. Kung gusto ka pauna-una, ang imo una-una, ang ari mo lang na sa Pilipinas, si Karinang Magila na nagdala sa Roman Catholic belief o kung sa Catholicism. Siya rin ang nag-establish ng kakauturan nga belief nga tinuhan kay sa una makauturan ng ato nabilidad kung takukulan galuhon kita kasimba kung naista sa suba kapatid kita po pahong ka na kasimbaon amo ng trabaho sa mga ninuno ta kung mapatay si nulo si nula ibutang sa mga asinan amo ng mga tuta na to gindala ni Ferdinand Magila mga kauturan ang Spanyol nga ini para maintog na tao. Amo na ang mga tuta ko, tapilakay tarya, may luhan na kwako. Kaya ang kwako, putangan ka sang tabako, nagsipsipon doon aso, nagtistingan ko sa mga ninuno na to, ngaway na experience na, kapi, malo si Pre, magandang bahal na, di ba, Ter? Amo na trabaho ka sa una. May tagabayo, gabahata. Ang tsura na to, mga uturan, kung nakita ka mo ate, amo na tsura ta. Ang dugo to sobong na mix na ni. Amo na ganing inhumot siya Diyos nga hindi na kita ati tanawon. Sino nagdala sina? Si Trinan Matilda nga pagtuluhan. So kung gusto ta pauna-una, dito ta na base kay Pedro. Kung gusto ka man lang magsunod, sunod ka sa pinakauna. Kung sa sudyante, limbawa, hindi ka ka-ijinde, hindi ka malo. O sa panahon sa examination, hindi gusto ka man nga ma-perfect. Hindi ka malo, pagkano ka, grabe no? O anong kwarto mo, anong teknik dira? Hindi kita nung alam. Amigo, nung alam. Nga, taga-anak ka na yung panahon na pasundon.
di karon kon up to 10 or up to 80 ang item ang autoran. Okay, di kon ang alam gisundan mo kon kon perfect yung mga autoran, di kon sundon mo sa perfect mo, perfect mo kanta eh. Di man lang ko iti nga na perfect sa ikaw ya, imperfect kasi sundan mo alam mo. Oh, sa way ka insinte, sa gimo answer, nanonood ka lang mo. Eh, gusto ka man, mga imperfect. Gusto ka man, makapasar. Sigurado walang hindi ka mabalan sa maestro mo, maestra mo. Eh, kung hindi ka mabalan, eh, acceptable. Mambal na sa mga alam ng isi mo man po, no? Why sa kalikman lo, nasunod ka lang? Oh, karoon. Kung ikaw ya, gusto ka maging perfect sa examination, sino dikitan mo alam? Karo kung magdikit kas mango? Mango pa sa imo. Abi sino ding alam? Ako, si Jesus Christ, di nagsunod ang mga apostoles si Pedro kay Jesus Christ. So kung alam si Jesus Christ, kay nagsunod sila kay Jesus Christ, nag-alam ang kita. Karo mo magsunod na kita sa apostoles. Kung nag-alam walang duda, walang duda.
fire, no? Kung ka mo magluya, pag ka mo masakitan, hindi ka mo na yun masimba. Hindi ka mo na yun makapagpakita simbahan. Sunggod ka mo diyo ka pastor. Bakit po kami na po sunggod eh? Sige, muna po atong ta, sunggod ka mo, masunggod po ko. Look unfair, no? Sunggod ka mo, yung pastor di mo sunggod, isang pasakitan ninyo, ang pastor di mo sunggod. Muna ka, before ta mawali, dapat, wala na yung mga sunggod-sunggod. Mauna ako bumalik kita, wali din eh. Nagkakita, break, slap sa Diyos, kamawali kita. Siguraduha, na di ka na mong sunggod-sunggod. Kay pararayan ka, muta na sa pulong sa Diyos. O nag-iwan ko sa tao ko na ayo sa tipid ko sa sagasa, paghuman, mga eksoni mo sa mukuyong ko ni mo, Lord. Makuyong ko sa iyong mga kauban, makuyong ko ninyo. Ingon si Jesus Christ, dili. Wala ka nag-isugpunan. Kabalatan talas, Pedro ka nag-ingnan. Yawa, yawa, layo. Pero sa review ko ni Jesus kasi hindi ka nakasalam, hindi ka na pwede magpuyong sa mga apostoles. Muna Jesus Christ, dili, pwede. Dili ka na, kumplito na ni. Bisa na kung sabi sila, yawa, i-design ko rin para makangkon mo kaluwasan. Ang isa ni traitor. Humod na muna. Okay. So, kung nagpastor ka mo, no? Pati di mo inasa na ito, blessed gift na kayo. Kay, ang tao nga na-relieve sa devil possessed, gusto sa mukuyog eh. Namin mo ng grisi eh. Hindi mo di sa pastili, dito na ni. Ang gidesign ako dito, langit, dosi lang yung galik eh. Dosi ka condition dito. Dosi lang yung mga tao. Ya po, Tracy, di na pwede. Di ka na pwede. Una, kung gihi mo ka sa Diyos Pastor, gihi mo ka sa Diyos Associate Pastor, you are lucky one. You are blessed one. Kaya nga, di pwede, di mo sa Diyos tanang pastor. Mamili ang Diyos. Dayon, ang kinaiyas ang Diyos, kung palibaran mo ang iatawag, patiyon niya ka. Si Moises, dabi na pakitagila sa Ginoo, ang sungko di mo kumpitin. Malo. May ganay, nawagihin mo sa Diyos o tinapay. Tinapututong si Moises. Di mo malo. Mutob lang bato sa inisalan, simuaning ang bato mangin tinapay. Ang sungko di mo kanyang malo sa Diyos. Oh. Di mo sa Diyos ang sungko niya malo. Sus, pagkinaduka niya. Lagan pa sa tinupad yun para niya. Isa Diyos, ayaw lagan, sungkod rin na. Uniti sa ito. Pag-unit, makaigsunan, nabalik sungkod. Muna nga gusto mo, mausap inyong kinabuhi. Pagsaling sa Diyos, iitsa inyong sa Diyos. Kay Moses, iitsa ang sungkod ni mo. Pag-itsa na iyong mano. Pag inyong sa Diyos, gunitis bide, asapan sa ito. May ganit yung kanya, gunitan sa niyo. Gunitan sa iyo, ako. Pero inyong sa ito. Muna nga ang Diyos na to, Diyos nga ipahamak kita. Muna kung gusto ang sumo sa Diyos, tumanong ka. Kaya ang Diyos na kayo talong, at hindi ka mapano. Uyati sa ito. Pagpuyan sa ito, makiksunan, nahin mo na pong sumpot. Oh. Ang imong kamot, isulod sa dughan. May ganit kayo, walang isulod sa bulsa. Kanang suplado kayo ba? Pahingon sa Diyos, isulod sa dunghan mo, imo? Isulod sa bulsa? Suplado kayo? No. Oh. Dunghan mo, isulod sa dunghan. Pag sulod sa dunghan, isa Diyos, waa. O, kung mati, huwag kami yan, ikuha. Di sa kita, sa nagkaroon sa Diyos. Pahingon siya nga, oh, ah, di na ko ni Kwaon. Di ako kay Mang Sinasayon. Wala kaya. Kung presensya ng Diyos ba ito yan? Kuha, pag-uha. Pero tinadlukan niya. Nahimo, aro! Muna nga kung gusto sa Diyos, puta nga, tagsakit. Ah, huwag tigil kayo eh. Padakuo niya, makakura, nangimuhang gums.
dere sa right side. Madong tikalon ko lang ginapanipa ko ng mga laway para sa imo. Palawayon ko sa Dios, isa lang makaupuran. Butangan ka dere. Inang punggon. Nauna, duhubab la daw gamay. Hasta nga nagdako, nimo kansiros. Muna ko alam. Kaya pagkuha sa kamot, paro. Ang medyo na yung kasakit, dipili sa Dios. Oh, paro. So, hindi gusto ang Dios niya mangibalat i-anon si Moises. Siling sa Dios, ibalik. Iwan sa dugan mo. Muna kung usan ka man sa Dios, sumano na to para hindi na balat i-anon. Pagsunod liwat, ingon sa Dios, kuha, pagkuha. Nagbalik sa naman. Para din sa Dios ang tanan. Imuha niya kag mango, imuha niya kag alam sa iyang pulong, bright you ka! Kumpul sa iya eh! Pabigato niya ka, pigato niyo ka, bisa po sa iyong hapon. Mangulam sa wala, mangulam sa toho, mangulam sa likod, puro hula mga kauturan, negosyo sa wala, negosyo sa toho, tanang himuha ng isunan, kundi ipag-ibles sa Diyos, bright you ka, mag-asinsan. Pero simple lang pagkalakad mo sa Dios, kanang activity sa church araw ka, nautang daghan pa customer sa relo, daghan pa customer sa cellphone kay Domingo, pero ginuna mo mula ato sa Dios, kumusta sa Dios, i-bless ka, kagahan at patria ka yung kami, sobra, sobra, pwede na inoon sa Dios, sunda na ang iyang puno, kay improve sa Dios, ang iyang mga promisa, na matapos sa itong ginabuhi. Hallelujah! Nga naman ang makasalap ka ng doktor lang, naman ang makabuha po pala ang mga engineer lang, ang pastor dili, tutumi ang Diyos. Mayo ka pa, ane kay maestro ka, at isintay pastor pa, natupli pa po na maayo sa Diyos. Amen! Improve sa Diyos eh. Okay, si Moises, ingon na yun si Moises. Di ba lang magampan? Do hindi sa mga dala sa baston ni Mangko, kamo tingo aron. Di ba dala? Bilang niyo ni Moises. Di ba lang magampan? Di sa Diyos. Sino nag-imo sa baba? Ngang tao magapa, gusto magampal. Di ba ko? Grabe no? Kung papaon ka sa Diyos, makapati ka. Muna na kung gusto ka na maging maayog, imulawas. Alagada ang Diyos. Gusto ka long life? Ara sa iya. Kung na ay tao na nakita ta nga murag makabulig na to, mudikit na yun ta. Tao lang na. Gusto kang ay bless ka sa tanan? Dikiti ang Diyos. Kasiya ang Diyos sa tanan. Oh, mga kauturan, di kisa madala. Ngayon sa Diyos, sino gimos pa pa? Kamangin apa, hindi bila ko. Sino gimos lungga na magpumun? Kamakabate, hindi bila ko. Isang kambis. Sino nga diyan? Sino nga yung mga ngalan? Kuni ang palo sa ilang, mangkot sila. Sino sa Diyos? Ang ako ngalan, sige na sila. Ako, amo ako. Amen. Amen. May lang ako yung mo, ngalan, at Jordan yung nangalan, ay ang nataya. Kino magreklamo kung ano, ginahambal sa Diyos sa imo. Amo na na. Sa isiya, paghatag, minsahe kay Tinisikiya. Kulay na yun. Triple Evangelist. Pagkatag minsay, why na? Ang minsay na ito? Ikaw tara, bukos mo pa ni Malay, siningan daw patay ka, uli. Amo na kung ano ang ipuntang sa Lord na minsay sa ako, mga kauturan, amo na na! Muna kung kisa ka tugay, gusto ko na utatong, pero ang Diyos ko gusto pa maghambal! Iparado na lang mga pagkakaw na ito. Relax, handa. Aungan pa ginamon. Huwag problema. Ato ng lugara, ginbless sa Diyos ato, ha? Sa pangulo, ang service na ni Pastor James, pagkakuturan, apat ka oras, may bayan, maglapaw na dira, additional. Kita, ah, bisan ng food minutes kami. Why bayan? Amen? Amen. Oh, di na to, di ba, eh? Di na to?
Wai siya. Pag hamba ni siya, mapulit na yun. Wai di yung lupang hapi nga. Wai pa lang hamba siya ni siya. Patunan na lang pulong sa Ginoo. Di mo naman kita. Wala i-can-explain, wala comfort. Bahala ka na lang. Dalam na kong isa eh. Wala ka. Yung sutoy ni siya siya. Oh. Di ko sa wai sa nagulat-ulat ka anay, no? Oh, hindi. Kung ako nasa sa tubuso niya, ang iya ang balay kuwa sa San Carlos, mag-exunat. Ipabalik mo sa San Carlos, di mo nasa siya. Why mo sa kanano? Ang sa tanig, ilag-ulat-ulat na ako dahil. Ang trabaho yung kontrol, pagtikta sa Diyos, oye siya, balik! Balik mo siya! Ang muna pa sa sulubuhin niya sa Diyos, kung ano ginpuntan sa Diyos, ay pwede naman itong kakalit ni Dige sa kaya, dumiwi si Dino. O balik ka to siya, yambal sa iya, katugangan ko, yun siya to'y kaya kabuhi. O ano po ito yun siya? Si Juan, may siya. Tugangan sa Diyos, yun siya to'y hindi mo kabuhi. Dason, hindi ka malipat ha. Musimba ka sa Diyos. Dason, ang bunga sa higira, ang mutungin mo yung pulsa yung mga upang. Huli! Amen! Kung pagkahumanin na yun ako, ulit. Nakalutas ka mo nga ito sa sino-sino ko di magdalas pulong sa Diyos. Nga man, king kasalutas pulong sa Diyos, ang prophet, mga kauturan, under sa king. Pero kung ang prophet humambas pulong sa Diyos, gagulo ang king. Kanaon ninyo mga kauturan, after sa preaching, kutimoy na ko na yun. Away na ko na yun. Sabi naging maupa akong parang ko, away naging. Normal na ko. Pero kung nari ko likuran sa ito, ang tanan na otoriti sa Diyos, gintugyan man sa ako. Okay. So mga kauturan, si Moises, kay kita lang, gahong sa Ginoo, kaya pala na sa amon yung alam ko, sige na rin, no? Lord, iba lang ipadala. Sige santo lang, Lord, imayo ko sa gatiban na rin. Ikaw na ginagatipuhan sa Diyos, pasa mo, pasa iban. Iban lang. Kita mo nakit ang milagro sa Ginoo, hindi ka pabilin. Nakita mo na ang signs and wonders, ang abilidad sa Diyos. Namitnisan mo na ang abilidad sa Diyos. Sometimes hindi pa kita talbis. Pagi mo pa kita sa desisyon na taliwas sa will sa Diyos, eh hindi pa nabilin na bilin sa iyo. Iban lang ipadala. Ano ang naging hampadra? At yun sa Diyos. At yun sa, kung pala na insigita, gintuloy ang bata niya na nakita sa Diyos sa dugo, tingkok si Moises. Ang purpose sa Diyos naman, nakabuhiwag ka pa ka man. Hindi mo kapagpagakit sa ako. Ano ka? Dekorasyon? Kapahunta ka, masakit ka lang sa batyakon mo. As kung askuhin ka, kaway ka ng tumas magputol sa Diyos. Sakita ng Diyos, hindi na gusto ang Diyos masakitan permanente. Kita mo na sakitan siya, nagsimpa bata ang mga tao. Nag-isa ng Diyos, mamaktul sila, tatanan mo ng Diyos. Hindi sa gusto mamakita, yata nga hindi ka magpagamit. Nagkakasakitan ang Diyos, anong bago sa Diyos? Hindi ko, kaya ka. Why lang, naging tulik, nagbalik na yun. Pagkakin tuma ni Moises. Si Jonah, nagpalayo sa will sa Diyos. Gusto niya palagyuhan ang tawag sa Diyos. Oh, ini si Jonah, kakuturan, bilong isa sa 12 ka minor prophets. Ang last nga prophet sa minor prophets kakuturan, si Malakay. Alin sa Hosea, pagkanto si Malakay. Amo ng mga minor prophets, alin sa Hosea. So isa dira si Jonah. Si Jonah, amo din pinakadungol. Kanawaya nga, libro, wala inting. Gabato sa Diyos. Ginatestify pa, may desisyon, insakto sa lahat ng Diyos. Munang sa 12, may palinganit. Judas, Jonah, do pares parios. Pero nabi mabuhali, convince ang it. Palagyuan niya ang will sa Diyos. Okay. To make a long story short, ingon siya, ihulog niyo po. Suicidal, why a pronounce Jonah? Patay, patay.
Interno, interno ah. Ito sa satay, sa pagpalayo sa Pisa Dios, do you think, kung napatay ko si Juna, mga kauturan, o ito sa naluwas? Nga man! Kaya nagpalayo sa satawag sa Dios, sa will sa Dios, amunang gusto taluwasun, ang makapadayon tungtong sa katapusan, sa pagsimba pagkalagan sa Dios, amunang maluwas! Kung gusto ka maluwas, magpadayon ka sa pagkalagan sa Dios, hindi ka magpunta sa pagsimba. Oh, so siling ito na, gulog yung poskagat, kaya sa kabalo, may isda ang pipara ng Diyos. Amo to ang second chance. Oh, 3 days quarantine. Ang coronavirus, ang mga quarantine ng terminolohiya. Sa una pa di, wala na galing na-reveal. Sa wala na kabot ang coronavirus. Pagkabot sa coronavirus, kaya hindi na tasa kinatawag ang quarantine. Kaya natulig ka na kapit ang mga quarantine. Nagabot pa lang yan pa rin ang quarantine. Nagabot ang coronavirus. Ginsers pa nato naman yung quarantine. 3 days quarantine, sabihin! Brother Michael, sa diyan sa isda. 3 days. Sa within 3 days, nagano si Juna. Grabing paramuyo! Grabing inulsol! Kung wala ka sa nag-pray, wala sa nag-inulsol, wala sa napasaguli sa Diyos, do you think we on sa Diyos? Ikaw on sa Diyos ang oxygen na nag-supply sa iya. Tunawong siya sa diyan sa isda. Sa asing, kagkasumpukin siya niya sa Latinawa. Kaya nasa sa diyan sa isda. Iluwan sa isda, makauturan, punpun na. Una hindi ka magsali, gata-gata ko at ulo, nga kung wala ka, to any my brand, gata mo. Kung wala ka, dumigaw ang ano na, ang mga taon. Pamati mga musicians, alas 8:30, na hindi pa kamuti, kung family day, magabot, kakson ka ka, within 1 month, hindi ka natupad. Una, pag inyong pastor, hindi ka mamahuya. Ako pa di ka plastar, ako pa di ka pang soundcheck. Pang abot, makauturan ko, at astoy di pa hindi. Why pa ka mong ka-prayer, ragan na mo yung gusto ba sa Diyos? Likta ka mong tukar. Si Abraham, he rose up early in the morning. Gusto ka mong mangintutong, sundot na si Abraham. Kabuktaw ni Prano. Masako ka pa sakon? Kaya ka gani magtimprano din. Oh. Pero dami na siya. Nga alas 9, ang sugod na kapot ka alas 9, 20. Abi, kamubi sa Diyos. At kaya ganito, ang Diyos, sobra pa. Kasi mga ayaw na plisit, patalikot na pang Diyos, ikaw late. Pika. Pamati! Oh, kung malate ang mga musicians, musicians lang na ha, why labot ka mo? Ang may mga puluhatong dire. Alauna ang starting na ton. Alas 12:30, bukod 40, basta wala pa alauna, ari na kamuti mga musicians. I-practice nyo na, namang iniit-iit ka mo sa Diyos. Iit-iit ka mo sa doktrina sa Holiness, pero sa time hindi ka pwede. Kamu ang frontliners dere. Oh, kung malay ka, ay may emergency, ginfollow-up mo, o kung something mo sa nag-explicate sa kuha, kung valid na reason. Pero kung nalay ka, kay alas 2 sa natawag ka na nagtulog, sige ka chat, sige ka search, kung ano pa din na-search mo, naburaw ka. Di ko po natin sa Diyos. So alas 8:30, basta family day, ari na ha, tanang ka mga musicians. Amen mga musicians! O ang mga membro ay pulapot, dedikasyon nyo na lang sa Diyos. Pero gawali ko mga kautura.
nagbuktaw temprano. Ano ang misyon niya? Patyo niya iya buktong anak. Ayun, matukar kam lang. Matukar mo lang amuti, ma-pray. Lipa! Oh, mambala yung mga bisita dahil ang grabe mo natin. Hindi na pumabalik. Kung gusto ka sa stricto na pastor leader, it. Gusto mo magwapo yung mabalay, pangita ka sa engineer ni stricto. Sakto mo lang lang nga pagka-stricto. Roman districto, ang kabilya na dapat na, Jis. Ang gingkuhan dira, 9 AM. Open 8. Oh, dapat inisplada dira, pulo kasiminto. Oh, pinimo mo lang 5. Itindog mo dyan po naligig. Ganong matabos na paglino, sip up yun. Pero kung engineer, makapag-stricto, kung ano, ang standard kung nagkakaigo na amugin na ang kapuran, amugin na, sunod. Ito ang mga Diyos po sila nga, buffer na kahoy, nawa, buffer kinakakahoy. Amun yung design ha sa pertahan, amun yung design sa nato, sunod kininuwa. Nga man, ang nagsubon sa iya, Diyos sa mga Diyos. Amen, mga musicians. Amen. Yung okay lang ako? Amen. One man, under discipline. So kung mahal mo ang imo nga trabaho, hindi ka dapat late. Abi okay lang sinyo? Ako pastor pa kuno diyan ang dasal ninyo ni. Oh, maabot to diri makawaturan tayo na sa wali. Okay lang? Kung okay lang, imo ko na. Oh. Pero matapo sinyo. Kada Domingo, get lang. Pag-abot, mga kauturan, wali na. Hindi ka mo magproblema kasi sunod, hindi na magpuro pawali, hindi mo pumalingon sa Diyos, ha? Basta turno na mga kauturan, limpyo ni. Limpyo hanay. Kaya ang Diyos hindi gusto na makakita ito. Muna ang bago kay Evangelist. Evangelist, tinlo palibot ha, ang payat palibot. Una-una ha, nga preacher ka. Hindi ka magsugot nga palibot mo higko. Kaya kung aplikar mo na sa spiritual, sugot ka ang kabuhig sa mga tumulo, higko. Ang pulong sa Diyos, gatang limpyo, cleansing ang word of God. Oh, proseso sa tanong, dugutan mo malaya. Kung naging practice ko mga tanong, mga natin ako kay blood, kung hindi makapamunyag, kung hindi sa makapamunyag, kailangalangit, ako mamunyag, ako may maninig, ako may manglipyo, kaya nga ginaplikar ko na sa spiritual, sa ministry. Pero subot lang ko mga tanong malaya, masubot lang ko mga membro laya. So kung pastor ta, hindi ta magsubot na ang membro, makuturan awahaw, na nagkataon, manurays sa word of God. Kita magsugod sila at dapat tuon kita, didikat kita para wali na ton, kampiyon, wapo, makauturan, kabusog ang katawan sa Diyos. Amen. Butangan na puno, tangan tubig, at ating manon. Oh. Kasa, yung gila. Padayon ako sila eh. Oh, may ganito ka ako, kamo nakapamahaw, pag kamo ganyan, kung ang balpa, kamo pangakit at kamo. Gutom ba kamo? Ako kung gutom, kinantos ko. Para ni sa Ginoo. Palakpak para sa Diyos. Oh. So, away na tayon. Di ba tihay? Amo na nang imong kaaway. Hindi nga kaaway nga literal, kundi away sa spiritual, pulong sa Diyos. Ang magdaog nila ang kamaturan. Kung dala mo kamaturan, ikaw magdaog. Wala sa kadulo magdaog pa sa katawa. Isang kamay na sa kapalito, pag sindit mo makauturan, kamagsiga na ang kadulo kapalagyo. Ang pulong sa Diyos, light kaglam. Amen. Oh, ipatihay na dayon. Sharing. Amo na lang sa dayon.
O kundi, nainay. O padayon naman mo to. Padayon mo kundi. Pero kung love mo si mama mo, love mo si papa mo, love mo ang imuiksoon, i-pray mo. Amen. Nga makalap mo sa kamaturan, kaya isa lang ang kamaturan, hindi tamo. Isa lang ang kamaturan, ang si Jesus Christ. Hallelujah! Amen! Okay, dayon, siling dayon ni Jesus Christ, pasana ang imo pagaling nun na cross. Ano ni isang cross? Which is death. Kung pasanon mo cross, are you willing to die for Jesus Christ's namesake? Dapat kumalagad ka sa Diyos. Patay, buhay ka. Do or die. Kung wala ka balatyagon na manging matay sa pagalagad sa Diyos, gamay na problema, pakot. Gamay lang mga kauturan na pulong ano sakit para sa imo, hindi ka naman simpa. Nga man, hindi ka do or die sa Diyos eh. Pero kung patay, buhit ka sa pagalagay sa Diyos, siya na anong kada na mga sakit na pulong? Do ulan ba lang mga kauturan? Do panas na, do ulan? Sulayon mo na. May tamin ka man, may shield ko. Sa Ephesians chapter 6, may shield na da, may helmet pa. Amen. Amen! Sulaya! Oh, si Pablo sa chapter 21 sa book of Acts verse 13, kahilipi at atawan sa Diyos. Hindi ano na ginihimo niyo man? What do you mean by weeping? Ha? You break my heart! Grabe. Balita. Buak mga kasing-kasing. Nakilibig na mo. Kaya nga, binprophesy niya gabo. Nga kapuson siya sa Jerusalem, takpon siya, pisuhon siya, kumapadayon sa wali. Pero sila niya, for I am ready to die. For I am ready not only to be bound, but also to die. In other words, Apostle Paul is willing to die at Jerusalem for the name of Jesus Christ. Di na ko handa na magpagkakos. Handa ko maniwatay. Dapat na muna. For to me to live is Christ and to die is gain. Grabe na. Be thou faithful unto the point of death. Revelation chapter 2 verse 10. Grabe na. Dapat na maturan, patay buhay kita. Kung nagsulot niya sa apostolic, dapat patay buhay. Muna sa tanan mga pastors, sa tanan ka nagawali di, inanglan, hindi ka na magsumbod. Hindi ka na masakitan. Masakitan ka, why not yun? Kaya. E kung magpastor ka, makautoran, kung nagawali ka, makautoran, duhuya-huya ka, balda ka di. Di ka pwede. Give up mo ang ministry. Sa akong konklusyon, hindi lang paglainon ni Kadaryo Jean Balikas sa Balikas family, pag-abot ni Kadaryo, nabalan ko nila, Pastor, magpasabdong kami, magpatudlo kami. Review ka kami, Pastor, kinalang-review ko. Nag-i-hold lang ko. Siyempre, why pa sila kilala sa ako eh. Nanto bang nila, reviewer? Pastor, may isa to na gambal. Subong, nabiyak sa akin sa Pastor, pintas buhi ko, magpabiling ko sa iyo. Tatlo, lamos na muna ko. Ang ina ng pulo, itest na. Testing nga na. Pag-testing, back out. So, pwede ka ang balga mo, pero panindigi. Pero kung hindi ka katindo, kung mag-ambal ka, zipper. Muka na lang. Hindi kita matigugma sa pulong at sa dila, kundi sa buha o kamatuhan. Ano na kung kita nagawali kita eh, mga ministers, nagawali kita di, kung ano ginahapoy mo di sa pulpito, panindigin. Tuwali mo sa Joey ko, panindigan ko.
Ano pang pinakabutang na pulo na wala ko nakita ng Bergman? Bugat-bugat, sila ginibi, ako makapagkalma. May word of God eh. Oh. Last night na siling sa congregation. Sister Jubi pa to. Kapagit, ulit na tanong. Sister Jubi, kabalo na siya. Why naman? Get out ako. Yawa ng ganilang tao sa akon. Kasimba sa anghel, na demonyuhan, disabler. Hindi na dapat tawagod mga pastor. Isang pabrad, rektarune. Yun na, kuya, yung na kuya. Kaya. Yung word of God eh. Ang nagpersecute sa akon, pamilya ko pa. Mga pastor na nga ginahangaan ko pa makauturan ayun sa ako mga senior iko 3 days ko nga gathering sa ano na sa kabatangan ulit hindi kaya magpuli hindi ka matapos buluhan ko sa Diyos hindi ko yan gusto yan yung kadlawan sa kaway atin pakatin namon guardyado kami iguardyahan. Ang mga pastor nagwardya, ang mga membro ng upon sa akon. O may mga membro ko sa posting. May basip lang kung magwayan ko. Siyempre, nagpamili kami. Ipulpakan sila, basip lang ba? Di siyempre, sunang-una nila. Badarune, alaane, alaane sa katamite. Rambol-rambol. Mas kinag-meeting na sila pero mabutang din. Pag-itsa ni Granada, kung pulpito. Ay, tubang! Tubangon! O. So, itong mga pastor din, platform, nag-best na. Ah. Oh, proposindred ko sila sa worship. Kami ya, ah, worship. Noble, ginawali na ito, din na ito pag-apply. Pagkatapos, nalapit na, platform, katapos tuma. Kuha ko ang kamot, yung pasalister mo, sino. Adlo ko sa doon, luha ko sa tapos sa ulo. Pray ko, Pastor. Ay, before ko magwa siningaloga, dala ko ang kaayos sa akin. Takay pa ka, Pastor. Pag-report ka natin. Ano nga, Pastor, ako na nakuhaon at balunon. Ang akong nga minister's license, harap na mo, nakuha na. Pero, Pastor, nagsaka ko sa platform, di tapos pa kong magulang sa lusin, ginaloga ko sa, kamusta mga Pastor? Kulit mo tayo. Muna ang gawali ko, love your enemy, love your neighbor. Ito ang mga tao nag-persecute na rin na wala ko ginsap ako. Sulungon ko pag ganit ako, mahimo. Naman, away sa balatsyakon. Ano man, baksik ka mo sa balatsyakon, mas baksik ko sa inyo. Sipa, love your enemy, oh. Kaaway mo, nag-rape sa bata ko, halimbawa. Nagkulata sa imong ginikanan, nagpatay sa ginikanan mo, pakanoon mo, pinunod mo, hindi na, sa basta ng atas. Pero kung mahimo mo na, believe si Lord. Yes. Before ko kayo ng pastor, please, kapalo ka magigugma sa kaaway mo! Kapalo ka magsapak sa wala na nasapak sa imo! Kaya hindi mo mawali ang bumos ka righteousness degree kung hindi mo maplikar ang pulong sa Diyos! Sa Diyos ang nerbiyoso sa pag-atubang sa mga pagdilaw. So ay na kung ibutang ka sa Diyos, itagaan ka slat, itagaan ka break sa Diyos, itawag ka sa Diyos, sila kasusin pastor, mga kauturan, kukun pastor, yan pala mo na ni. Wala na galing bulan ko sa no. Si Brother G-Rex, inbatyag ko, dira ako ko sa taga-lecture sa dire, sa kagapon, siling sa Lord sa heart ko. Ang balasa na himuon ko sa associate pastor sa ako na hanggan. Pastor Jesus. Jesus ka sa Jesus, sino? Mama. Itong nasta na kamo sa Ginoo, minras uwi pa ko. Eh kung matulan ako mga
malitugot sa Ginoo, kundi naplastar na kamo. Naplastar na kamo. Kapon sino ang mapulos sa akong dere? Kapon lang nagawali sang tutuod gawali? Kapon lang nagawali sang kaisok sa kamaturan? Mas may pang magupangit si wala yung pamilya niyo, balihin ka mo sa pastor na nagawali sa kamaturan. Muna, ginambal mo na nga, ginanunsyo mo na nga sa inyo. Buha ka mo. Hindi inyong pagtala ang inyong pamilya sa impirno. Kung nagawali dire ang magulo sa akon, nga general chairman, overseer, na magulo sa akon, makauturan, ah, wala nagkatanong sa pagtudlo, sa pagwali, sa pulong sa Diyos. Buha ang pamilya niyo. May alat ng authority halin sa akon. Buha. Pangita ka mo sa pastor na apostolik na tuto. Pero kung nagawali malang ang general overseer na magabulo sa akon, patay buhig ka mo, mga lagad, magsuporta sa buluan ko sa Diyos. Kung ang una ko sa langit, inanay lang ba ito, ulat ko ng mga mga. Magkapindog kita, sinin ang Diyos.